Good day mga Pelalabs! Kamusta po? Good idea to stay on the safe side with your fur baby. To this helpful tips and guide natin ay kapag umihi ng dugo ang alagang aso, saan po ito nakukuha, at paano maiiwasan. So let's get started! Mga Pelalabs, blood in dog's urine, commonly known as hematuria. Signs of urinary tract infection, bladder stone or tumor. So delikado po pag hindi naagapan. Kadalasan female dogs ang tinatamaan compare sa male dog. Mga Pelalabs, isa sa dahilan kung bakit umiihi sila ng dugo, ang table food, salty, fatty food, ang mga ito ay hindi mabuti sa kalusugan ng ating mga fur kids. Sa mga fur parents na nagpapakain ng table food, kung may sabaw ang ulam, so iwasan na isama ang sabaw. Nasa sabaw na po ang lahat ng bawal at nakakasama para sa kanila. So katulad ng bawang, asin, sibuyas, at marami pang pampalasa. So dito din po nila nakukuha mga Pelalabs ang sakit sa kidney, liver, UTI infection, at iba pa. Ito po ang gawin, mga Pelalabs. Kung hindi maiwasan ang table food, kunin ang laman ng ulam at hugasan ng mabuti. So, bago himayin at ipakain sa kanila. Mga Pelalabs, the best pa rin na ilaga o pakuluan ang pagkain nila. Please panoorin po ito para sa masustansyang pagkain ng alagang aso. Kung sakaling magka-infection sila, ito ang isa sa mga pwedeng ipainom. Pero depende pa rin sa magiging problema. So, first aid lang po ito kung sakaling umihi sila ng mapula o may dugo. Painumin ang Puppy Doxy 2 times a day for 2 to 3 weeks. Para sa bacterial infection. So, sa pet shop o poultry supply, mabibili. Antibiotic ito, kaya kailangan may laman ng tiyan bago uminom. So, if walang mabiling Puppy Doxy, Cotrimoxazole antibiotic. Sabihin lang na gagamitin for dog. Mga Pelalabs, be patient kasi merong times na mananamlay kumain at worst, hindi gagalawin ang pagkain. But still, playful and matakaw sa tulog. Then, medyo magiging picky eater, so masilan sila kumain, please for speed pag ayaw kumain. At least kahit 3 ml, malamanan ng tiyan. So, ilaga lang ang atay ng manok o breast chicken, durugin, pwede rin sirilak, para lang magkaroon ng laman ang tiyan nila bago mag-take ng medication. So mga Pelalabs, huwag kalimutan, painumin din ng 10 tea araw-araw. So, palitan lang everyday kahit hindi nila maubos. Ang mahalaga, makainom sila everyday. Ang water kailangan with dextrose powder, either Mondex or Dextrobet. So, nabibili po ito sa poultry supply. Painumin
from time to time para hindi ma-dehydrate. Or meron din pong furosemide 400 mg sa generic pharmacy na bibili. Again mga palalabs, tandaan po, depending on your dog's diagnosis pa din. So tandaan po na no salt, no ingredients, no table food po talaga. Bawal ang high protein food. One of the following may be recommended: antibiotics, medications or supplements, dietary changes, increase in water intake, urinary acidifiers or alkalinizers, intravenous or subcutaneous fluid therapy, surgery or other procedures to remove bladder stones or tumor. Mga palalabs, tiyagaan nyo po kasi mahirap na sakit yan pag hindi naagapan. Kung may budget naman po, much better na natural antibiotics ang gamitin, like Eggo Milk and Barley Max. May kamahalan, pero super effective at subok na. Mga palalabs, kung need na ng antibiotics, mas mainam kung natural antibiotics, katulad ng Eggo Milk and Barley Max. Natural na antibiotics at tumutulong mag-produce ng antibody sa katawan ng may sakit para labanan ang virus. Natural na pampalakas ng katawan, pampalakas ng baga, panlaban sa internal infections, viruses, parasites, cancer, and more. Procedure: 1 sachet ng Eggo Milk sa 3/4 glass of water, tap water or lukewarm. Then, add ang 1/2 sachet ng Barley Max. Haluin po ito na mabuti. Ipainom every 4 hours for 1 week. Then, once a day na lang ipainom kahit magaling na. Same pa rin po 8 ml pag puppy at 15 ml pag adult na. Tandaan po, huwag nagagamit ng kahit na anong antibiotics kapag Eggo Milk and Barley Max na ang ipapainom o gagawin natural antibiotics. So please watch for more wonderful tips and guide. Stay safe and healthy with your 4 kids. Thank you so much for watching mga palalabs. Please panoorin po para sa karagdagang kaalaman. Please don't forget to like, share, and subscribe for more wonderful tips and guide. See you on my next video. Bye-bye and God bless.